Hello everyone, welcome back to my channel once again. This is your friend Charm Huxley. All the way po tayo mga kaibigan. So just stay stacked, don't change your dial. If you're new to this channel, all you have to do is just hit the subscribe button and hit the notification bell button at nang ma-update kayo sa ating mga bagong videos. Now, for today's video po mga kaibigan, ipag-uusapan po natin paano natin mapalago yung ating mga munting negosyo. Ayan, yung maliliit po nating negosyo, kung meron po kayo 1,000 pesos na po, swak na po yan sa bagong idea po nating mga negosyo. Ito ang mga ilang business ideas po mga kaibigan para sa mga aspiring po nating mga Pinoy entrepreneurs, negosyante at mga Pilipinong businessmen at businesswomen, lalo na ngayong panahon ng pandemya kung saan kailangan maghanap ng trabaho at bilang sideline o di kaya ay magtayo ng sariling negosyo po mga kaibigan para sa ating pamilya. Ayan. Now, if you're looking to start up your 2022 with a new venture, here are 10 of the most lucrative business for this year po mga kaibigan along with this information. So, antabay niyo po. Huwag po kayong aalis dyan. Stay stuck! Ayan po mga kaibigan, saan makarating yung 1,000 pesos nyo po? Nako, subukan nyo tong magandang opportunity po mga kaibigan. Subukan nyo pong magbenta ng bagoong. Nako, saan makakarating yung 1,000 pesos mo? Kung gusto mong maparami ang perang yan, i-invest mo na sa bagoong na negosyo. Maliit man ang iyong punan, basta may sipag, tiyaga at diskarte, mapalaki mo yan. Alamin ang mga pinakamabenta na bagoong sa buong Pilipinas. Yan ang manais bagoong. Wow, advertisement na yun. Ayan, 1,000 pesos lang po mga kaibigan. Gaya ng sabi ko, angat sa mga extra income sa panahon ngayon. Yes, mga kaibigan, makakasiguro kang laging may pagkukunan kapag may emergencies. Maaari mo rin itong magamit sa mga bagay na gusto o kinahihiligan mo. Kaya naman, marami talaga ang humahanap ng mga negosyong patok na madaling simulan sa maliit na puhunan. Gaya nitong bagoong or manais bagoong. Ayan po mga kaibigan, malayo na pala ang mararating ng kahit kaunting kapital sa dami ng mga na-discover nating mga negosyong puhunan ay 1,000 pesos o maliit pa sa vlog na ito, or titignan natin ang mga mabentang small business ideas na kailangan po natin ay yung 1,000 pesos. Ay naku, mapalago nyo na yan mga kaibigan. Heto na naman, ang pangalawa po natin ay ang scented candles. Exactly po mga kaibigan, maaari mong simulan ang magandang negosyong ito sa iyong bahay. Mura ang mga supplies at mura din ang mga paninda. Kaya maraming maiinggan yung bumili nito. Ika nga, dagdag pa rito mga kaibigan, pwede ka rin magbenta ng iba't ibang produkto na makaka-attract ng ating mga mimili o yung ating mga customers. Kung ito ay hobby mo na rin, mas mainam maaari mong ilabas ang iyong creativity and passion sa ganitong negosyong pambahay. Nako, tibang-tiba ka dito, patok na patok, swak na swak. Ika nga, maraming klase ng kandila ang maari mong ibenta. Pumili ka ng isang product line na tingin mo ay papatok at makilala ang iyong nasisimulang negosyong pangkabuhayan. Pwede din itong kandilang nakahulma na sa custom shapes tulad ng mga hayop o Christmas symbols o kaya naman mga kandilang may mga nakadikit na jewels. Talagang imahinasyon mo na lang ang tanging limit. O diba? Suki, once ready na ang mga scented candles na ibebenta mo, gumawa ng dedicated page para sa online store mo. Di po ba? Huwag kalimutang gumawa ng malinaw na picture ng mga products mo at mag-set up ng payment guidelines. O ayan, di ba? Simpleng-simple, kahit 1,000 pesos, nako, malaki ang babalik dyan sa'yo.
Kaya po mga kaibigan, ang sunod po nating 1,000 pesos na po na naswak na swak, patok na patok po ngayon. Nako, palamig o sa malamig. Patok na negosyo po mga kaibigan ang palamig business dahil maari mo itong magawa sa bahay. Di po ba? Nako, hindi na kailangan magrenta ng espasyo or space kung mayroon ka rin ng ibang pinagkakaabalahan tulad ng online jobs. Pwede mo itong isabay sa palamig business. Dagdag pa rito mga kaibigan, madaling gawin ang produkto. Sundan mo lang yung mga nakikita mo sa online o sa mga YouTube at makakaproduce ka ng sa malamig na patok sa madla. Tuwing taginit, lalong mataas na ang demand nito, di po ba? Dahil sa ito ay food business, kailangan masarap ang iyong produkto. Ang main reason po dito mga kaibigan, bakit bibili at babalik sa iyo ang mga customers. Okay? Kaya dapat masarap na masarap po ang iyong palamig o sa malamig. Kaya naman, importante po mga kaibigan, bigan na makuha mo ang tamang lasa ng samalamig. Mag-explore ka ng iba't ibang recipes online. Subukan mo ito sa isa't isa at i-discover kung ano ang pinakapatok na panlasa ng iyong mga customers. Ika nga mga kaibigan, ang success nitong negosyong madaling pagkakitaan ay nakakadepende po ito sa location nyo. Ayan, ang magandang pwesto ay yung nadadaanan ng maraming tao, maaari itong negosyo sa bahay at mga kapitbahay ng iyong main customers. Pero pwede ka rin mabumesto sa mga mas matataong lugar tulad ng terminal, ng jeep o malapit sa construction sites. Para maabot ng mga ganitong lugar, kailangan mo ng movable cart. Ayan, pwedeng-pwede yan. Magtanong-tanong sa mga kilala kung maaari kang magpagawa ng mga rolling cart. Maganda yan. Mas makakatipid ka din sa negosyo mo kung magiging suki ka ng suppliers. Ika nga, maaari ka nilang bigyan ng discount sa bawat pagbili ng mga ingredients o kaya naman mabuting mag-explore ng choices. Alamin kung kanino ang high quality at affordable at saka mag-settle dito. Di po ba? So, dito ka makakasiguro magiging in demand ang iyong small business idea mo. Kaya po mga kaibigan, isa sa mga patok na negosyo sa bahay ang pagbebenta po ng baked goods or gumawa ng cookies, cake or any breads whatsoever. Ito ang isa sa mga naging popular na ngayon na business para pangdagdag kita ngayong pandemic. Kaya po mga kaibigan, ang negosyong ito ay madalas na nagsisimula sa pagiging hobbyist. Kung hobby mo magluto, hobby mo magbake sa mga handaan tuwing birthdays o Pasko o cookies o brownies mo ang inahanap ng mga loved ones at kaibigan, kung patok ito sa kanila, maaari mo itong i-consider na gawing business. Magandang negosyo ito mga kaibigan. Ito ay para sa iyo dahil bukod sa kikita ka sa activity na iyong nai-enjoy ka pa, di po ba? May available equipment ka na at di na kailangan pang bumili. Isang magandang negosyong pambay at hindi mo rin ito kailangan umupa ng espasyo para magsimula, di po ba? Sa aspeto naman ng demand, meron at merong mga customers na bibili nito. Dapat ay wise ka lang sa pagmamarket ng iyong produkto. Alright guys, so gaya ng scented candles, magandang business din ang pagbebenta ng handmade soap bars dahil negosyong pambahay din ito, di po ba? Nako, flexible ang oras ng trabaho mo, maaaring isabay sa iba pang side hustles, marami ang interesadong bumili nito at ready na magbayad para sa high quality ng produkto mo, di ba? Kung beginner ka pa lang sa paggagawa ng mga sabon, mas mainam na sumunod sa mga subok ng mga recipes para rin sa kaligtasan ng mga customers mo. Tandaan, may precise chemistry ang soap making kaya dapat ay maingat po tayo sa paggawa nito. Isang negosyong tip na pwede mong subukan ay mag-try ng iba't ibang mga recipes gamit ng iba't ibang ingredients bago ipakilala ang iyong produkto. Now, marami ka ng mga ingredients na kakailanganin every now and then, mas mabuti nang mayroon kang supplier na makakapag-provide ng materials sa'yo na walang delay. O di po ba? Habang nag-i-experimento ka po ng mga produkto mo, i-take note mo rin ang mga suppliers na pwede mong mapagkatiwalaan at pagsisimula ng iyong negosyong pambahay.
The last one po mga kaibigan is yung tinatawag po nating meal preparation and delivery business. Ayan, kung ikaw po ay mahilig magluto, baka ito na ang mas fitting na business para sa iyo. Kung mahilig ka po magluto, isa itong magandang negosyo kahit nasa bahay ka lang. Hindi mo na kailangang umalis dahil mismong kusina mo na ang magiging iyong workplace. Ayan, gaya nga na nauna, hawak mo na ang iyong oras at trabaho at kung mahanap mo na ang panlasang gusto ng iyong market o yung mga customers mo, tiyak na makaka-build up ka ng patok na negosyo na maliit lang ang puhunan. Alright, so mayroon kang mga kamag-anak o kaibigan na alam nilang magaling ka sa pagluluto, subukan mong sa kanila unan mo itinda ang iyong mga produkto mo. Di po ba? Dito mo matutunan kung ano ang mabenta plus makakakuha ka ng honest feedback mula sa kanila para ma-improve mo ika nga ang negosyo kapag oras na para ilabas mo ito sa mas malawak na audience o market. Ayan!